mga gadget, it's been a long time na hindi ako nag-upload ng video kasi sa kadahilan ng walang gaanong repair, and besides wala tayong i-upload at mayroong record. So etong video na ginawa ko, may upload na to. So meron sa akin kasing mga nag-DM at nagre-request na at nag-comment sa video ko about dun sa A3S JTAG, yung bad head. So dito, ipapaliwanag ko siya maigi kung paano yung tama para sa akin, tamang gawin para dun sa mga makukunat na A3S. So katulad nito, makunat to, nakailan na rin akong crash nito. So tara, start tayo. So ayun, totoo pala. may tanggap tayo na A3S na unit. Tulad nito. Ayan, ito nagawa ko na ito na isang araw. So, natanggap tayo yung A3S. So, gusto natin, syempre unang-una kung logo lang yan o ano man, i-JTAG natin dyan. JTAG lang ang pwedeng mga solution sa Qualcomm type. At saka ganun din sa MPK. Kasi mga bad health na yan. So una, syempre, buksan natin si ECJTAG, EMMC Plus, o EMMC Tool Suit. Tapos may inam ko latest. And then, unang-unang gagawin natin is, punta tayo rito kay EMMC, set natin 2.8, then check natin. So may magpapop up sa gilid na yun, bad health report. Tapos ang pinaka model niya is 1823. So ito mga gadget, no, iaano ko lang sa inyo na hindi lahat ng Oppo 1823 iisa ng firmware ng dump room. So mas mainam kung ang unit nyo ay hindi pa nagagalaw, na yung ginagawa nyo unit ay hindi pa nagagalaw, mas mainam kung ito ay sarili nyong backup. Kunwari, ito, sira. Backup nyo, i-dump nyo lang to, then yun ang gagamitin nyo. So, ayan, ano, katulad nito. So, punta tayo sa advanced, check natin ulit yung bad health report. So, ayan, exceeded, diba? At sila, naka-exceeded. So, ito yung partition nya, mga optimal size nya. Ayan, mga kagadget. Dito, mga kagadget, no, nagkakaroon kasi minsan ng akala nyo kasi lahat ng dump room basta 1803, okay na. Ito ang babasihan nyo. Yung backup save nyo na extension file. Ayan. Ang kala ng chipset na to is Skynex. Diba? EMMC name niya, yung pinaka platform code niya is HAJ4A2. O yan. Kasi meron din po niyang 1803 na gento ang platform. Ito ang platform. 1803 pareho. 1803. Ito yan. Diba? Two types ng EMMC ang 1803. So, re-read na natin, ha. Ito yung mga nauna kong binakap na 1803. So, copy paste natin dito. Saan nga ba may kita yan? EMMC name, yung kumbaga pinaka-platform code niya to ng EMMC. So, di ba magkaiba? Kung may tanggap kayo na 1803, nag-download lang kayo ng parang top room, hindi nyo ma-determine kasi lalo na kung sa mga UFI o anumang tawag dito, anumang pang-backup, kasi hindi ito lalabas sa pinaka-backup.
Unless kung magbabackup kayo sa easy gignag, makikita nyo to. Ayan. Sa UFI, makikita nyo rin, pero mas mainam, lalagyan nyo siya ng tanda. Kasi yung pinaka-backup file niya, hindi katulad ng easy gignag na nilalagay niya yung platform name ng tawag dito ng K3S. Ayan. Diba? Naka-platform name siya. Samantalang, pag nag-backup tayo sa UFI, meron ba akong backup na UFI ito? Ayan, ito sa UFI. Iyan lang ang magiging ano ng backup ng UFI. So, wala siyang platform name ng EMMC. Kaya, yung iba sa inyo, plus na lang ng plus, tapos sasabihin hindi nabubuhay. Kasi nga, hindi nyo to tinignan. Hindi nyo kinumpir to, itong platform ng EMMC nyo. So, magkakaiba yan, hindi yan pare-pareho ng dump room. Hindi yan iisa na dump room. So, mas mainam, ang gawin nyo is i-backup nyo. Kailangan may ayan, push it tayo. So, eto, tanggap ko siya. Ako nga pala. Mali ako. So, eto. Itong unit na to. Ayan. Itong unit na to na A3S. Tanggap ko siya. Ang platform code niya. Hindi na ako kukuha niya sa backup. Kasi ang gagawin ko dyan, kung ano yung backup niya dito, yun yung ilalagay ko dyan. So, ganito lang ang pagbabackup na no, mga kagadget. Pag-forme sa inyo kung anong gusto nyong gawing dump room. So, gawin mo na tayo ng folder. A3S. Okay. Na-check na natin yung pinaka-exceeded na yung pinaka-ano niya. Ito tayo, room 1. Room 1 is yung user data nyo. Yung pinaka-buong user data nyo. Then, ang ginagawa ko lang dyan, kinocompress ko lang siya sa 128 MB. And then, read lang natin. Then, backup natin siya sa A3S auto. So, bakit mahalaga yung dump room? Eh, pero naman firmware. Si dump room kasi ang makakapag-repair nito. Kasi once na pinormat natin to, automatic yan. Ito mga yan.
automatic po yan is yung down room natin mawawala. Kumbaga yung AMMC nyo mawawala ng divider sa loob. Mawawalan siya ng mga partition ng mga file ng firmware na ipapasok doon sa mismong IC. So yun yung ano ko, yung based dun sa knowledge na alam ko. So yan, nabakat na natin. Then proceed tayo ngayon sa room 2. Then lagay natin 4MB kasi 4MB lang naman talaga yan. Wala nang iba. Room 3, then 4MB ulit kasi same lang yan, 4MB lang yan. Ayan mga ka-gadget, dahil may backup na tayo ngayon. So hindi pa natatapos yung pagbabackup niyan kasi ang kailangan natin is magkaroon siya ng IMEI after ma-reformat, matanggal yung bad health. So pag tinanggal kasi natin ang bad health niyan, ibig sabihin mawawala din yung IMEI. So punta tayo sa vendor, red vendor, then select natin itong Qualcomm, then find device, find partition from device. So, ayan. So mag-iisa niyan. Then ang gagawin lang natin is uncheck natin lahat, then backup natin tong apat. Minsan kahit yung dalawa lang pwede na. Ito dalawang to kasi yan ang mahalaga diyan. Then read lang natin. Save din natin ulit. Ayan, nabackup na natin. So, proceed na tayo ngayon dun sa pagtatanggal ng bad health, no? So, sa pagtatanggal ng bad health, wala tayong ibang gagawin kundi pupunta tayo sa partition. So, AMMC HW partition. Then, lagyan lang natin ang check yan. Then, final rewrite. Then, yes. Then, unplug. Ito yung battery. Then balik. Balik din natin yung battery. Then after nyan, punta tayo kay smart report. So yan, diba nag normal? Nag normal siya, diba? So yung optimal read size nya hindi naka-notify. Pag ito mga ka-gadget naka-notify, medyo mahirap-hirap na ano yan. Mahirap-hirap na procedure yan. Ito lang ako. Kailangan ko to eh. Kasi meron akong pinagpa-practice. So yan, okay na, back to normal na yung kanyang AMMC. Then syempre ang gagawin natin dyan is format factory muna natin para back to zero. Then repair. Ito lang to, yung procedure ko lang to ha. Hindi ko lang alam doon sa iba kung ano yung mga procedure nila. Basta sa akin, ito yung sa akin na tested ko na at hindi naman nagbaback yan. Ano? Huwag muna kayo magpatugtog ha. Nag-live ako sa YouTube.
Ayan. Complete na siya, na-repair na. So, wala na tayong ibang gagawin ngayon. So, ito yung binakap natin. Pansin nyo. Ayan. Diba? Ngayon, ang gagawin natin, siyempre, i-re-repair natin ngayon yung partition. Pansin nyo, pag nag-check tayo ng info, diba? Nag-i-scanning siya. Ibig sabihin, purado yung buong partition niya. So, kailangan nating ma-repair yan. Tayo natin ha. Ano ba yan? Open line ba? Papayempyo na may ari. Saka babaypad. Pero napapasok pa yan. Ano napapasok? Ano yan? Naka-disable lang? Teka, tatanong ko. Pasakaw niyo yung set. Ah, sige, sige. Tanong mo. FU tsaka naka-unlock na yan eh. Baka ano lang yan. Ano mo muna kung naka-password o naka-open menu. Okay, okay. Ah, sige, sige. So, yan. So, wala siya nakitang partition. So, ibig sabihin, patay pa to yung unit na to. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung backup ng unit, yun din yung ipang re-refer natin dun sa partition niya. So, okay. Click natin po. Pwedeng isa-isa yan. Pwedeng click nyo to para mas mabilis. Then, select nyo lang. Punta kayo sa desktop kung saan siya nakasave. Then, click nyo yan. So, nakita nyo, kompleto na. Hindi ako nag-download ng dump room. Sariling dump room niya lang din ang pinali ko. So, rewrite nyo lang po yan. So, dito sa speed, mas mainam kung 24 lang. Kasi kung 36, medyo masyado mabilis yan. Para ding CD-ROM yan. Pag mas mabilis, mas madaling magkaroon ng gasgas. Ganon din dito sa, kasi ito yung frequency ng burning niya. Yung running niya. Sobrang bilis, parang hindi na maganda yon. So, 24 lang ang pinipili ko dyan. Sa bit, automatic na yan, naka-ano na yan dyan. Tapos, voltage, 12.8. So, yun. Then, rewrite all natin. After nyan marerite ng dump room, may mapapansin po kayo dyan. Isa pa, dapat dito walang mag-i-error dyan mga sir pagka nag-glass kayo. Kasi kung may error yan, negative na yun. Hindi na mabubuhay yung unit dito. Kailangan makahanap kayo ng exact. Ayan. So, tapos na natin i-flash yung dump room niya. Check natin ngayon kung yung dump room niya ba is perfect na nakapag-write o naayos niya yung partition. So, check natin. So, ayan. Diba? Ibig sabihin, nagkaroon siya ng
divider. Nagkaroon na siya ng partition. Tawag ko kasi sa ganito, divider. Ayan, meron na siyang mga paglalagyan ng firmware. So, the rest niyan, wala na kayong ibang gagawin diyan, kundi ang i-flash na lang yung unit. So, saan ba ako nagpa-flash? Nagpa-flash ako ng unit, mga sir, mga boss, mga ma'am, is pupunta tayo ngayon sa C3X EMMC Manager. Ito ang ginagamit kong pang flashing. So unang-una, click natin yan. Kung UFS naman ang gagamitin nyo, select nyo lang yung UFS port. Kung EMMC, yung sa taas. Then select nyo lang kung nakasakit kayo, sakit magayin nyo. Kung hindi, UFS. So halos pare-pareho lang naman yung procedure nila eh. Hindi naman, wala namang pinag-iba. Basta ang mahalaga, marunong kayo mag-reading at mag- dump ng room. So yun, di-connect na natin para ma-check natin. Ayan, mga ka-gadget, pansin nyo to, wala yung GPT header nya, diba? So, tatry natin to kung mabubuhay ah. So, punta tayo sa flash, select natin yung firmware. Select natin yung raw program 0 then patch 0. So kung mapapansin nyo no, mga ka-gadget, iilan lang yung may mga check kasi yan lang yung mga importante yung pa-plus nyo yan. Yung the rest nyan meron na yan. So balik lang natin tong si modem yung sa pinakap natin kanina para mag-restore yung kanyang MEI. Modem 1, modem 2. So yan, check natin. And then, ang gagawin natin dyan is yung erase, uncheck natin. Then, sa baba, hayaan na lang natin tong si erase Google FRP. Or pwede nyo rin yung tanggalin. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gawin. So yan, flash na natin. So, matagalang ano to, matagalang pag-aantay. So, kaya mga gadget, kung kayo bago sa aking channel at napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe channel sa baba and click notification bell para lagi kang updated, siyempre, sa mga video na ilalabas ko. And please, like and comment sa mga videos ko at kung ano ba yung pwede nyong isuggest. Hopefully, baka maglagay ako ng mga ibang videos na hindi related sa cellphone repair. Sige, magkaroon tayo ng mga ibang tutorial
or magkakaroon tayo ng mga rabbit meat, depende or magkakaroon kami ng video ng aking katawa. Yun lang yung maaari namin gawin kasi hindi lahat ng oras is meron tayong nare-refer. Thank you.
natapos natin siya ng ganun-ganun lang, no? Na program na natin. So, ayan, no? Restore din yung IMEI niya. So, kita nyo mga gadget, ganun lang po yung pwede natin gawin dito sa unit. Okay naman siya. Hindi siya hassle, hindi siya nagkaroon ng problems. Pati IMEI niya is gumana. So, paano mga kagadget? Hanggang dito na lang ang aking video at sana ay natutunan niyo yung simple instruction o procedure na ginawa ko about dun sa A3S JTAG. So, yung sa nag-request nito, sana masundan mo ito. So, salamat. Hanggang dito na lang.